Hello po sa lahat. Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay magpapasalamat po ako unang-una sa lahat sa buong may kapal sa pagbigay niya sa akin ng lakas na loob. Ginawa ko po itong video tungkol po ito sa isang UFW. Nung una, hindi ko po naisip na maglabas ako kasi meron po akong mga anak, kailangan ko po sila alagaan. Pero dahil sa kahirapan, sa akong kilala na sumabi sa akin, gusto mo ba maglabas ng bansa? Kaya napag-isipan ko na baka ito na yung sagot sa mga katanungan ko dahil sa kahirapan. So kung sabi ko kay God, kung ito man yung paraan, gabawayan niyo po ako. Kaya ngayon po, maraming mga nagawa ko po yung mga papilis, prepare ko po lahat. Naging negative po ako sa aking medical. So, ready na ako para sa flight ko dahil okay naman lahat. Pagdating sa Manila, ayun na, ginawa namin yung mga requirements, yung mga kailangan. So, salamat kay God dahil okay naman po. Ang lahat, wala naman po problema. Ngayon naranasan ko po kung anong buhay UFW. Kung isa kang UFW, kailangan mo ng lakas na loob. Maharap mo yung kung ano man yung nasa hinaharap mo. So ngayon po is nagpasalamat ako dahil dumating ako sa isang buwan. Sa loob ng isang buwan, isang taon. So sa loob ng isang taon, naranasan ko po yung mga maraming problema. Habang nandito ako sa malayo, mahirap po pala. Hindi po madali nang maging ma-OFW. Dahil po malayo ka po sa pamilya. Kung meron ka mang problema, meron kang tinarangan sa iyong sarili. Wala kang pamilya na makatulong sa iyo, kundi sarili mo lang. Kaya po, ngayong araw nito is, meron pong problema. Salamat sa mga kaibigan ko na tumutulong sa akin. Yung pumapayo, nagbigay ng payo para malabanan ko po ang problema ito. Ilang araw na po simula nung nangyari, naramdaman ko po yung parang hindi maganda na pakikito mo ng kasama ko po dito sa trabaho. Lalong lalo yan amo ko. Sa ngayon po ginawa ko po ito. Is, nagpapasalamat po talaga ako dahil kung wala itong cellphone, wala ang Whitey, salamat ako sa mga kaibigan ko dahil sila po yung inspiration ko, sila po yung nagbigay ng lakas sa akin. Pero hindi pa sila mayroon po akong Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas na loob. Lalo na kung sa tuwing may problema ako. Kay God ko po sinasabi yung lahat. Bago ko sinasabi sa mga kaibigan ko, kapatid ko, kay God ko po sinasabi na Lord, gabayan niyo po ako sa araw-araw. Lalo na sa trabaho ko, bigyan niyo po ako ng lakas na loob. Malakas ng katawan para magawa ko po ng maayos yung trabaho ko. Kaya hindi naman ako pinapayaan ni God.
pero minsan lang talaga may mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Kagaya ng nangyari sa akin isang araw. Patuloy pa rin ako na nagtiwala sa Panginoon. Kaya alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. At saka, ito pong pagsali ko ng YT is isa, pangalawa lang po ito na libangan ko kung wala na po akong trabaho, ang time ng rest ko, dito po ako nagatambay, nakipag-chat ng mga kaibigan, sila ni Jones Vlog, salamat sa iyo kapatid. Kung hindi dahil sa iyo wala itong YT, hindi ako nakapasok, hindi ako nakagawa. Alam mo na yun, sa kanila ni Mami Sheng, Sense Stream, sa Flower Husband Vlog, lalo na kay Sisi Malate Bird Channel na malaking tulong sa akin sa channel ko, at saka kay Ma'am Liamix Vlog in USA. Salamat po, Sisi. Marami po akong mga kapatid dito sa YT na naging inspirasyon ko po sa aking pagtrabaho. Katatay Unak, yan yung parang ama ko na rin na tagapayo, nagatulong, hindi lang sa lahat ng oras, sa lahat araw-araw, isang banana hanggang naging nakuha ko yung 1,000 banana. Siya po yung nakatulong sa akin kahit busy ako. Ginagawa po niya ng paraan para makuha ko yung kailangan ko sa YT dito sa channel ko. Ngayon po is nagpapasalamat ako kay lalo na kay KCL Vlogs, isa po siyang kapatid, isa po siyang kaibigan ko din dito sa YT, na papanahon na parang boring ako dito sa bahay, sa trabaho ko, pwede ko siya yung marami siyang tinatanong sa akin, yung una-una. So dahil sa turo din ni James Black, nakipagturo din ako sa iba. Naturuan ko po si KCL Vlogs, ano pa yun. Lahat ng nilangan ng tulong, yun po, ginagawa ko po para po makatulong din po sa kanila dahil marami din po na tumutulong sa akin. So salamat po sa inyo, kay Sir Benz Tenorio, tapos salamat po sa kay Pastor Nikos Vlog. Maraming salamat sa inyo, Pastor, sa pag-alala niyo po at saka sa support niyo po sa channel ko. Kay Sisi Channel, Sally Kahuday, kay Boss Elijah Darilla, kay Walastik, kay Damad Sub Sandigo, kay Jack Breaker, kay Almira Bandola, yung naging kilala ko rin sa YT, dito rin po siya. Salamat po sa lahat, kahit hindi ko po nabanggit ang lahat. Nagpasalamat po kayo po yung inspiration ko sa trabaho ko. Kasi po kung wala itong YT, depression po ang nangyari sa akin dahil kung wala ito, naisip ko po lagi yung problema ko. Lalo na sa nangyari sa apo ko. Yung namatay yung apo ko nung 1 taon, 2019. Simula nun, hindi ko po matanggap na nawala yung apo. Kaya lagi ko siya naisip. Hindi ko matanggap kung bakit po nawala yung apo ko, pero dahil po, sigat po yung may-ari. So, nilalabanan ko po yun. So, dito po ako nag-hingi ng lakas ng loob sa mga
kasama ko sa lahat ng team. Salamat po sa inyo. Salamat talaga. God bless po sa lahat sa nag-support sa channel ko. Salamat po si Yankees Vlog, sister ko. Alam niyo po ang mga pangyayari dito sa akin. Salamat po sa iyo. Kung ano nga problema tayo, laban lang.